Hi, balik naman tayo sa vlog ko, a foreigner's wife in the Philippines. Halfway na ako nakalakad ngayon. Malapit na, mga 30 minutes na lang ang lalakarin ko. Makarating na ako sa kalsada. So, galing sa bahay namin, yun lang yung bahay na madatatatnan. The rest, doon na sa kalsada. Ano talaga, tahimik talaga dito. Minsan may mga motorcycle na dadaan. Pero usually morning lang kasi naghahatid sa mga nag-aaral kasi may community din doon sa unahan sa amin. The rest wala na. Ito pinakalsada namin to. Maliit hanggang doon lang kasi maraming beses kaming hindi talaga kami maka-continue ng pag-drive kasi yung lupa niya talagang hindi yung kahit yung off-road tire namin sa sasakyan hindi makasugakod. So kaya yung minsan paggabi, for example 9 or 10 kami makauwi kasi may pinuntahan kami. Inano talaga namin, binili namin yung sasakyan diyan tapos magakad lang kami papunta sa amin, which is halfway pa lang. Kaya nung may time na inanon namin, nag-decide na talaga kami na kailangan natin i-ano to kasi talagang iba yung klase ng lupa ayun dyan. So ano yung vlog natin sa makikita niyo, talagang tahimik, napakaganda, at saka bulubundukin talaga yung ano namin, yung lugar namin. Karamihan sa mga taong nakatira dito sa Burgos, yung kabuhayan nila is pagsasaka pa. Tapos yung sa bambo, yung sa kawayan, yun ang ginagawa nila. Nung kabataan ko rin, yun din ang pinagkitaan namin ng pamilya ko, yung ng crabs, yung crab traps, yung itinatawag namin yung panggal. So yun ang si Manungrado yung nagawa. Pag walang taniman ng palay or tapos na, yun ang ginagawa namin. Minsan si nanay nag-aangkat din, bumibili siya sa, kasi may kapitbahay kaming gumagawa niyan, binibili namin tapos inano namin sa Hitafe kasi may mga sugi na si nanay na bumibili niyan. So pero hindi kalakihan, may mga lang si nanay, may mga porsyento lang si nanay. Dito talaga walang kapit-kapit bahay dito. Nung bata ko, matakot akong maglakad dito kasi yung may shortcut sa iba sa paaralan namin doon sa kabila. Pero dito, ayaw ko talaga maglakad ng mag-isa dito. Kasi ayun, tamiaw. Tapos marami pang mga malalaking puno ng mangga. Kaya natatakot ako maglakad noong bata ako dito. Pero ngayon, okay naman. Nasanay na din. Halfway na tayo. So ngayon, ang video na inaano ko, sasagot lang ako ng comment. Kasi may nagko-comment, but hindi ka ba awkward na maglakad ng kasama ng asawa mo kasi sala. Kasi kitang-kita ang agwat ng edad niyo. Especially daw sa province na talagang may mga tao talaga na mapaghusga. Kasi sabi niya, kasi sa pagpumunta ka sa city, yung mga tao doon na sila, parang immune na sila sa foreigner, ang Pilipina na matanda, na may kasamang bata. Pero dito sa probinsya, minsan talaga may mga hindi talaga na may mga tao na mapanghusga. Kahit saan-saan naman meron. Kahit saan-saan meron. Pero depende naman yun sa pag-ano mo sa reaction. Kasi sila yung hindi mo makontrol yung mind nila. Pero makontrol mo kung paano mo ito i-react. So, ang sagot ko, uhaw na ako. Ang sagot ko, depende naman. Nung una, talagang
talagang feel ko na na-awkward yung first months, mga I think 5 months or 6 months na talagang ipinaprocess ko pa sa sarili ko yun. Ipinaprocess ko pa sa sarili ko kasi nung 1 month or 2 months doon kami sa Cebu. So, may mga tao talaga na kahit alam mong nakatingin sila sa'yo, tapos kung tinitingnan mo sila, hindi pa rin tumitingin pa rin. Minsan may mga tao din na kahit narinig mo yung pinag-usapan nila, patuloy pa rin na pinag-usapan kayo. Pero nung una, talagang may time na awkward ako. Pero ngayon hindi na. Wala na sa akin, you know. Kasi puli tanggap ko na yun yung napangasawa ko. Asa kamahal ko yung asawa. You know, so wala na yung awkward. Sabi ko nga kay parents nung kasi hindi ko, I think few months ago nung pumunta kami sa Bidasto, may mga grupo yon. Tapos sabi ng isa na iba na talaga ang panahon, pera-pera lang daw. Kasi kahit matanda pinatulan. Sabi rinig ko sa kabilang table, tapos yung sabi din ng isang lalaki na kaibigan nila, oo nga, iba talaga magawa ng pera. Kasi pag Pinoy pa daw si Terence, hindi daw ako papatol. So yun. So nung sabi ko nga, sumunurado yan. Sabi ko kahit hindi ko sinabihan si Terence, kasi ano yan si Terence, straightforward. Pag gusto niya sabihin, sasabihin niya talaga. Na-experience niya mo na? Si Manaurado yun. Nagbili siya ng amakan para sa extension sa bahay ni Jessica, yung kapatid ko. Ano na, dumating na yung Amerikano niya. Kas, doon pa sila sa Cebu. Siguro ngayon, ngayong araw nito, tarating na sila dito. Yeah. So, ganon, hindi ko sinabi kay Terence. Kasi pag sinabi ko kay Terence, in that time na doon kami sa Bidasto, walang kabog-abog yan yun ay Terence. So nung doon ko na sinasabi kay Terence nung nasa sasakyan na kami, kasi sabi ko kay Terence, narinig mo yung pinag-usapan nila na nag-uusap sila. Sabi ni Terence, oh, bakit, ano yung pinag-usapan? Sabi ni Terence, sinabihan mo nga, ba't hindi mo ako sinabihan? Sabi ko kay Terence, wag na, ano naman, may iba, ano, ibalato na lang natin sa kanila yun. So kaya ngayon sabi ko hindi na talaga ako apektado. Hindi na ako apektado, parang ano na yun, parang pag may narinig ako, inano ko na lang sa ibang tenga, pinalampas sa kabilang tenga. So yun lang. So again, please like, comment and subscribe. Malapit na tayo, ito yung maraming manggahan dito. Have a good day. Thank you so much and God bless. Bye-bye.